Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Ilalapat ko sa iyo ang parusang angkop sa pagsira mo sa tipan at pangako. Gayunman, hindi ko na rin kalilimutan ang ginawa kong tipan sa iyo nang ikaw ay bata pa. Gayon, ngayon ay gagawa ako ng tipan para sa atin. Hindi ito masisira kailanman. Kung magkagayon, maaalaala mo noong ikaw ay bata pa at mapapahiya ka sa sarili mo kapag nakasama mo na ang mga kapatid mong nakababata at nakatatanda sa iyo. Sila'y isasama ko sa iyo, bagaman hindi talagang kabilang sa tipan ko sa iyo. Gagawin ko nga ang aking pakikipagtipan sa iyo. Sa gayoy, makikilala mong ako ang Panginoon. Sa sandaling ipatawad ko ang lahat mong kasalanan, matitikom ang bibig mo dahil sa laki ng kahihiyan. Ang Salita ng Diyos. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin, tiwalang tiwala ako at walang muntimang pangamba. Sapagkat ang puon ang lahat sa akin, siya ang aking awit, ang aking kaligtasan, malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Magpasalamat kayo sa puon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Umawit kayo ng papuri sa puon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae?" At sinabi, "Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao." Tinanong siya ng mga Pariseyo, "Bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan iyon?" Sumagot si Jesus, "Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin." Sinabi ng mga alagad, "Kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag nang mag-asawa." Sumagot si Jesus, "Hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan, ang iba dahil sa kagagawa ng ibang tao ay nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, alam po ninyo, paksa ng ating mga pagbasa ngayon ang pag-aasawa at hindi pag-aasawa.
hindi po magkasalungat o magkaaway ang dalawang ito. Yung bang ikaw ay mag-aasawa kasi ayaw mo na tumandang dalaga o binata. At ikaw naman ay magpapasya na hindi mag-asawa dahil mayroong kang inaayawan sa buhay may asawa. Hindi po. Ang pag-aasawa at hindi pag-aasawa ay mga bokasyon sa buhay. Ang ibig sabihin, ito ay banal na tawag o banal na paanyaya sa atin ng Panginoon. Yung ang isang tao ay mag-aasawa dahil malinaw sa kanya, ito ang tawag sa kanya ng Diyos. Hindi lang dahil siya'y in love or in a relationship o kaya'y hibang na hibang at masarap sa pakiramdam. Hindi po. At ang isang tao din naman ay hindi mag-aasawa, mananatiling dalaga o binata habang buhay dahil malinaw sa kanya na ito din ang tawag o paanyaya sa kanya ng Panginoon. Hindi sa hindi mag-aasawa dahil broken-hearted, masama ang loob, at ayaw nang magtiwala pa sa pagpasok sa isang relasyon. At ang hindi pag-aasawa ay maaari humantong sa pagpapari, pagmamadre, o kaya ay pananatiling laiko, hindi pari, hindi madre, ngunit hindi nag-aasawa at kabilang sa pamilya o kaya ay lingkod sa lipunan at mundo. Mga kapatid, isinasabuhay po natin ang mga bokasyon o paanyaya na ito ng pag-aasawa o hindi pag-aasawa ayon sa diwa ng pakikipagtipan ng Diyos sa tao. Ang batayan, ang espiritu, ang diwa ng bokasyon na ito ay ang tipanan ng Diyos at ng tao. At ano ba ibig sabihin ng tipanan? Hindi po ito simpleng pangako lamang. Kapag pakikipagtipan ng Diyos sa tao ang pinag-uusapan, ay nangangahulugan ito ng katapatan sa pagmamahal, katapatan sa pagmamalasakit, katapatan sa paglilingkod, anuman ang mangyari. Kapagkat sa ating unang pagbasa mula po sa aklat ni Propeta Ezekiel, napakalinaw po at napakaganda ng pagsasalarawan ng pakikipagtipan ng Diyos sa ating mga tao. Ang sabi ng aklat ni Propeta Ezekiel, ang Diyos ang nag-alaga sa Israel simula pa lamang sa kanyang pagsilang. Pinalaki niya, inaruga niya ang Israel at yung Israel ay naging isang maganda. Hinangaan ng Israel, ngunit siya ay naging patutot. Ibig sabihin, pinaangkin niya ang kanyang sarili sa lahat ng kanyang makita at makilala. Kumbaga, narito ang kabutihan, ang malasakit ng Diyos sa Israel. Ngunit ano ang naging tugon ng Israel sa kabutihan at pag-ibig ng Diyos? Pagtataksil, no? Pagyakap sa iba't iba mga Diyos-Diyosan, pagtalikod sa Panginoon. Ngunit narito natin makikita ang ibig sabihin ng tipan, paano tumugon ang Diyos sa kataksilan na ito ng Israel. Ang sabi sa aklat ni Propeta Ezekiel, hindi ko makalilimutan ang tipan ko sa iyo. Ipapatawad ko ang iyong mga kasalanan. Hindi ko sisirain magpakailanman ang aking tipan. Iyon ang pakikipagtipan ng Diyos sa ating mga tao. Anuman ang mangyari, ang katapatan ng pag-ibig, ng pagmamalasakit at paglilingkod ng Diyos sa atin ay siguradong ating maaasahan. At ito po ang diwa sa likod ng pag-aasawa at hindi pag-aasawa. Kaya kung tayo ay mag-aasawa, tayo ay aako ng responsibilidad. Magmahal ng tapat. Ano man ang mangyari, di ba? Kaya nga sinasabi, sa hirap at sa ginhawa, sa dus at sa ligaya, sa karamdam at kalusugan, hanggang sa wakas ng buhay. Sa ating ebanghelyo ay nagtanong ang mga tao kay Jesus, no? Naayon ba sa kautusan na hiwalayan
ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan. At ano ang sagot ni Jesus? No, hindi pwede. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Nangatwiran pa ang mga kausap ng Panginoong Hesukristo. Eh bakit pinayagan ni Moises noon ang paghihiwalay? At ang sagot ni Jesus, dahil sa katigasan ng kanilang ulo, pero sa simula't simula, hindi iyan ang plano ng Diyos. Sapagkat sa pagmamahalan ng mag-asawa sa isa't isa, dito masasalamin ng mga anak ng pamilya at ng mundo ang tapat na pag-ibig at malasakit ng Diyos sa ating mga tao. At yan din po ang diwa ng ating pagkapasya na hindi mag-asawa. Ang sabi sa ating ebanghelyo, no, may mga dahilan kung bakit ang mga tao ay hindi mag-aasawa. Una, dahil sa kanyang likas na kalagayan. Pangalawa, dahil sa kagagawa ng ibang tao. Pangatlo, ay alang-alang sa paghahari ng Diyos. Yung ikatlong dahilan, yun ang mabigat at napakagandang dahilan bakit hindi mag-aasawa ang isang tao. Alang-alang sa paghahari ng Diyos. Yung bang hindi siya mag-aasawa upang siya ay tapat na umibig, tapat na magmalasakit, tapat na maglingkod sa pamilya, sa simbahan, at sa lipunan. At yan ay nakikita natin, hindi lang sa pari at madre, kundi sa napakarami mga tao na tinalikuran o kaya ay pinili ang hindi pag-aasawa dahil alam nila tinatawagan sila ng Diyos sa tapat na pag-ibig, malasakit at paglilingkod sa mga tao na ipinadadala sa kanila ng Diyos. Mga kapatid, lagi nating ipagdadasal ang ating mga sarili, lalo na ang mga mag-asawa at ang mga hindi nag-asawa. Una, sana ay maging malinis ang kanilang mga layunin o motibasyon sa likod ng mga desisyon na ito. Pangalawa ay sana'y makilati sila, maging malinaw sa kanila kung ano talaga ang tawag o paanyaya sa kanila ng Panginoon. At ito man ay sa pag-aasawa o hindi pag-aasawa, pangatlo, sana'y lagi silang sumaksi sa tapat na pag-ibig ng Diyos. Yung pakikipagtipan ng Diyos sa kanila. Sapagkat sa katapatan ng mag-asawa, at gayon din na mga hindi nag-aasawa sa tipan ng Panginoon, ang kanilang buhay ay lagi ng pagpapala sa ating lahat. At dito sumisibol ang paghahari ng Diyos sa ating mundo. At pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.